gagamitin para dito sa ating tournament. Walang kabayas-bayas na prediction. Hindi porket Pinoy kami, pero apat. Apatlo, Arkangel, si Doggy, laging mali-predict, LOUVRE Esports. Pakilala na natin, Kuya Shiro, your bilang Katot Gacha, si Marshall Oak, Mercy ang Franco, Chill as the Joe, Watt ang Kari, si Kido Gimash ang gagamit na si Lena. Meanwhile, on the dead side, ang Arkangel squad, Rio onto the Kagura, Jeff Curry forever for the Granger, Jay on Kaja, Kiluosh on the Leomord, and Lusty for this aka. Ngayon ko lang ata makikita ang Granger dito, Kuya Shinbu, nung lumabas to around MPL PH Season 2. Uh-oh. Hindi siya napili, pero nagiging malakas ang damage. Pero yon ang unang intro ng Arkangel for the first blood. Joe ang mawawala. At may kasama pang crab doon. Kakaibang, again, observe the rotations there, guys. Normal rotation yon. Normal. Para sa crab. Pero ang ginawa doon, kasi di ba marami sa atin naglalaro Mobile Legends, alam na natin yung mga rotations na yan. Pero ginawa nila, denive nila kaagad. Denive nila kaagad. And even without any level force. Without level force. Kuya Shinbu. Yun yung gathering lang yung ginamit. Kuya Shinbu, ha? Dalawang crab ang napunta sa Arkangel. Nabigyan kaagad sila dito ng 800, yeah. 600 extra gold plus that kill. So mas lamang sila ngayon. And mind you, napunta yon sa dalawang cores nila, which is si Rio at si Jeff Cutie Forever having the bounty rune. Gusto ko lang balikan to, Kuya Shin. Ano ba ang kalakasan ng Granger? Is it because of the Death Sonata or because of the ano? Because of the Rhapsody. Well, it's both actually. Basta tumatama. Very nice arrow from Kido Gamesh. Will they come into the tower dive? Kido Gamesh. Nice ult! Wala kay Jeff Cutie Forever! Ibang klaseng Rhapsody yun, mga kaibigan. Nandito ngayon si Jay. Pero mukhang walang tulak na gagawin muna mga taga-Arkangel. Masyadong naging maasim dito si Kido Gamesh. Nung napunta siya sa Pilipinas, natikman niya ata yung sinigang, Kuya Shin. Actually, man, no. Actually, tricks. Actually, tricks. Nag-hesitate pa siya. Nag-hesitate pa siya. Hindi sinigang yung in-offer sa kanya. Ano balot. Ba? Balot. Oh, balot ang natikman. Nag-ano pa siya. Nag-stutter step pa siya doon eh. Bago mag-dive eh. Well, pero ayun nga eh. Nice option there bilang babati ni Granger. At sakto, yun ang sagot sa tanong mo. Yun ang sagot sa tanong. Bakit mahapdi ang Granger? Mahapdi talaga. Yung mat mo kanina, lupit eh. Sabi mo 6 times something, ang dami. Ang daming 30 eh. Equals, 30 times 6, ang dami. Pero ayun pare, merong man nangyari. Nako, sino nawala? Si Gatot, si Yor. Yeah, Yor. Kuya Shin, umaasa dito ang LOUVRE sa kanilang arrow burst damage. So, ikaw na nagsabi, after the arrow, Gatot Gacha setup. Pero how do you deal with this? Meron kang extra backline damage mula kay Jeff Cutie Forever. 50-50 din yan talaga, Tricks eh. 50-50 rin talaga yan eh. Kasi ikaw, Selena user ka pare eh. Pag tumama yung pana, it's up to you. Are you going for the kill or magbabak ka ng unti? Oo, kumbaga 50-50 yung tama nung arrow. Tapos 50-50 pa kung susugod ka, di ba? Ito si Lasty, tunawin ng taba! Tunawin ng taba! Ay, kumagat! Kumagat, tunawin ng taba! Ay, yung blender dito ba? Sino mas mataba? Mas mabigat si Lasty, mga kaibigan. And it's gonna be a massacre on different parts of the map. 162 our game. Oh, tumitipin. Grabe. Sige, gawin nyo yan. Marsha and Marsha, no mercy with Lasty. Nag-jogging. Dito sa bandang Ubao, Kuya Shinbu. Mainit, ano, kinigasan guys. Grabe kasi talaga yung drop. Tigidig. Oy, patay pa rin. 1-1, mga kaibigan. No, same, they're coming in from Lasty. Okay. Kaya totoo lang, pwede niya i-blender sana yun para mas ma-update. Okay, Kuya Shinbu. Medyo nakakaligaw ang laruan ngayon ng both of the teams. Lots of confusing fights na nangyari dito. Yes, puro one-on-one ang nakikita natin. Pero again guys, ito kasi yun. LOUVRE Esports, ang kinalakas ng kanilang composition is the crowd control. And like that, kung tumatama yung crowd control, that's okay. Pero crowd control, ano pa lang yun? Opening ceremony. Opening ceremony pa lang yun. Yung full show, yung damage, yung follow-up. Yun yung kailangan nyo. Kung crowd control mo nga, inambahan mo lang, di ba? Nag-hi hello ka lang, pero di mo tinuloy yung ligaw. Wala din. Wala pa rin. Inconsistent, kumbaga. Ano nangyari dito? Sa mga inconsistent, yan. Tignan natin kung paano magiging consistent. I like Angel. Really, being consistent on their aggression, going into the turtle, nakuha ngayon ng Daagila, Kuya Shinbu, KJ. Yeah,
Pero again ha, paring Manji, na yung ang comeback capacity dito ng Louvre Esports is all the tower dives attempted by Archangel or to be attempted by Archangel. Because again, yeah, siguro yung binabanggit natin na follow-up damage, baka wala. Mukhang bitin. Pero kapag tower dive yon, automatic may damage yon. Ang kailangan lang sa tower dive, pag ikaw dumidepensa, crowd control. Correct. Natiba-tiba ang Louvre. And mind you, Kuya Shin, ilang beses natin to sinasabi, Louvre Esports, kapag may pumasok na skill, alam nila kagad yung follow-up. Yeah. So nagkaroon lang siguro ng bahag yung tilt factors doon sa mga nangyaring clash. Pero right now, Archangel, sabi nila, sige, go natin yung bottom lane. Lahat tayo pumunta dito. At no mercy, Marsha, hindi tumatama yung hook niya ngayon. Yeah, and very interesting kasi paring Manjin, ginamit yung flicker ni Gatot Kacha para lang makatakas doon sa maagang pakabayo ni Kilua. Siya, early Phantom Steed. Meron pa siyang available yata doon na unbreakable eh. So nagtakamabat, ganun ka na-side ko ba? Ganun ka. Ganun ka na-side ko na ba yung Louvre dito? Ganun na, one of the tankiest tank actually, which Gatot Kacha, na nawawala. Using a flicker. Correct. Just to escape a Leomord on early Phantom Steed. Correct ka dyan, Kuya Shin. Eto na, si Lusty. Na umikot lang. ML na ML eh, no? ML na ML. Testing niya yung hook kung tumatama. Tingnan natin. Tumama nga, diba? Tumama, sabi niya. Chillax lang, testing lang, practice. Okay, question po, 6 minutes demo, in. 6 minutes in, papasok ang endless battle dito ni Paring Watt na nakita natin kung gaano kalakas. Siya ang pinakamayaman dito sa kanyang teammates. Ito na ba ang The Carry Show with the Purify and the Wizard Boots? Ngayon, makikita natin, tricks. Papasok ang Archangel. Gusto nila ng clash. Taas ng chance na manalo na dito ang Archangel. I mean, I'm kabayas-bayas. It's really because ang baba kasi ng damage output na available dito sa mga membro ng mga Tagalover. Wow! Ganun nagsipa din na maalam at napilay putulan ng pakpak dito si Jay without any answer from Rio, Rio, Rio! Rio, auto-attack! Bella! Solo gamers! Solo gamers! Solo gamers! Fighting Dreamers! Solo gamers! Fighting Dreamers! Okay. Mga ganun. Okay. Yung mga ganun yung uuwi ka sa Araneta ng maaga. Na maaga, mapa-out sayang hotel. Eto, Kuya Shinbu, ha, na-witness natin yung pana and hila technique ng side ng Louvre Esports. Part 1 pa lang yun. Medyo nag-downfall yung aggression ng Archangel dito sa bandang 7 minutes. And yes, nakukuha nila yung gold, nakukuha nila yung experience. Pero kapag nashutan sila ng magandang burst, ikaw na nagsabi, medyo mahina dito yung instant damage ng Archangel pag suntukan. Pero kapag malayuan, may Jeff Cutie Forever Ranger. Yes. Oo. Tsaka medyo nag-pose ulit sa farm dito si Jeff Cutie Forever instead of Action Jackson. At pre, eto rin eh. Pag Archangel ka, di ka talaga pwede mag-overextend. Pre. Oo. Kasi ang daming crowd control. There's no chance for you escaping. May hook pang kasama. And Jay, na wala nang chance sa makapag-cast ng kanyang ultimation dito sa may gera ulit sa may madagit na Rio here. Very safe on his Kagura. But of course, wala pa rin nabura sa mga member dito. Pasundot-sundot. At tras abante ngayon, dito si Kiluwash. And remember, the top lane side, there is the Cho going for the split. On the bottom lane side is Jeff. Of the Granger, Jeff. Pero sa tingin ko, Archangel, medyo umuunti na ang momentum na pumupunta sa side ng Louvre Esports. Bakit ko nasabi na witness natin yung part 2 pick-off sa side ng Louvre Esports. Kung Archangel, gusto nila yung mga hiwalayang clash, Louvre Esports, Marsha No Mercy, nabalik niya yung kanyang ano dito, yung kanyang shooting range dito. Uh-oh. Unlike kanina na hindi tumatama yung mga hook, ngayon lahat ng hook niya na nakuha, nagbigay sa kanila ng 3 kills. So Archangel, kailangan nilang i-position yung sarili nila ng napakaganda. Eto na naman, tumatama na, parang Shin. So wag lang mag-massive. Actually set na sana to para sa Archangel. Archangel. Pag nag-overextend ka talaga, classic yun. Classic technique. Kanina nga si Rio yung nag-overextend. Oo. Lalala mo yung mga green ni Rio. Classic dito. Filipino, diba? Classic Filipino trait. The song of our people, diba? The intro voice. The intro voice technique. Ang ganda ng intro dito sa side ng Archangel, pero mukhang binabawasan na ng Louvre. Ang galing naman ni paring Jill Kinat. Here comes the Philippine Eagle. Nanlambot yung Franco. Maraming tinamaan dito ng ultimation ni Gitot Kacha, pero unbreakable will be used defensively. What? Guiding away. Here comes Kiluwash. Pinalabas yung kanyang kabayo. Okay. And also, Kacha ay mamamatay dito. Hiwala yung clash. Hiwala yung clash. Dalawa. Pwede natin isa kasi magkisabay. Dalawa sa dalawa ang nawala. Pero Yabby. Mega kill para kay Jeff Cutie Forever. Here comes Yabby. The arrow. Not in my town. Not in my town. Sabi ni Jeff Cutie Forever. At dun, paring Manjin, remember that it's a semi-tower dive. Although, ilang bahing na lang yung torre doon sa may gitna. But still, that's still a tower dive. And again,
tower hits tower plus hits. Crowd control correct. Will bring heavy pain for ARKANGEL. Pag talaga nag-commit sila ng todo-todo, ayun o, napa-asim, that is a wrong mistake. Tunay nga bang maasim sa Pilipinas, Kuya Shinbu? Sobrang init dito. Oh, pawis talaga tayo. Sa Pote, ganun. Sa Pote, Cubao, Manila. Tignan natin dahil ngayon, guys, 10 minutes, 3K na lang ang kalamangan ng ARKANGEL para sa mga sumusuporta. Medyo tumatagal ang papor dahil buhay pa din ang side ng Indonesian squad. Martian, no mercy, napaka-clutch ng mga hook. This is still a close game. This close, still a close game pa din. Remember, the goal lead earlier was around 4,000. Now that is just 2,000 dito, mga kaibigan. Ito na naman ang hangin sa aranetang bumibigat. At tingnan natin kung merong bibigay ditong player na magpapakamatay kung sakali man there is a standoff. May nag-launch attack. May nag-launch attack. Kuya Shindu. Parang time. Rank games. Parang rank games time, lang. First time. May comms yan, pero nag-launch attack. Oo, launch attack. Just like rank games, ladies and gentlemen. Oh, nagkakasaygo. Nahila ang Aguila! Andrew was getting punished here. Would try to re-engage the carry in this position a bit. Pero kahit lang nang todo, with the phantom step, ang carry natin. Kilo was saying his goodbye. Pero lumalaban dito si na paring Guat. Umiikot-ikot si paring Lasty. Pero ayun, and that's on natin ang gumula kay Jeff Cutie forever. Oh. Pero medyo bitin. May unstoppable na nangyari. Pero di na nakita ng cameraman. Nalito na rin yung cameraman. Pero ayun, si paring Mio silipa dyan. Well, he tried to swap. He's going for the jump. Kahit lang nang kahit. Flex lang ng flex. And here comes Jeff. Mambout si Jeff. Ankle breaker! Shaken and bacon! But then, kick, the damage is still real coming in from Jill Minion Wing. Oh, bop! Sa may bandang baba. Eh, Winions! Winions! Tatlong artillery actually yung bumabala dito. And ayun, a significant amount is destroyed there. Or rather taken against the bottom line of Miller Charlotte. Kapit sa kanya-kanya yung mga upuan, mga kaibigan. Kapit! Kapit, ladies and gentlemen! Dahil dito, Sherwin! Kapit sa popcorn! Oo. Grabe, sa sobrang intense ng laban, pati yung cameraman na intense na din! Ladies and gentlemen, 11-12! Laka-zoom out pa yan, ha? Grabe, indie films! Para tayong nasa Metro Manila Film Festival, ladies and gentlemen! Ganong kalupet! Jeff Cutie forever Jeff, dito, man! Oh, ang hirap! Jeff, sabi niya, bubuhatin ko ang MSC trophy, ay ang MPL trophy. Sabay, ngayon, sabay magta-tumbling ako sa hotel. Pati yung MSC, bubuhatin niya din. Napaka maingat ni Jeff dito. And that's what I love about this guy. Ay! An inhibitor, sure to take it in. Uli ang ibon, sabay. Pati pang crowd control is lacking there. It stops the engage of ARKANGEL with yours ultimate. Grabe, Kuya Shinbu. Lagi mong tatandaan ang manok na nakatali, mas madaling mahuli. At yung ibon dito hindi naging malaya sa paglipad, parang Prince. Pilipinas lang. Ay, naku po. Man, the arrow plus the hook. Dalawang beses na tumatama kay Jay. Yapi, kung ilan yung naging highlight ni Jay, no? Ganun din yung deaths, no, stage, no? Ngayon madaling mauli si Jay. Pero again, guys, clearly, remember that what ARKANGEL is facing right now is LOUVRE ESPORTS, an Indonesian squad. Correct. Indonesia, mga kaibigan, truly Asia. Truly Asia. You cannot spell Asia without Indonesia. And still, you know, Indonesia is like a home for the strongest teams, di ba? Players, yes. Tama. Pag-exam mo by legends, correct. You're here. Di ba? Mamba out. Hoop. Mamba out. Oy, eto. Si Yil. Inila si Yil. Oh my G, mga kaibigan, napilay si Jill. Natalisod, man. Na ganun siya, nag-sitkundo pa forward. Oo, natapa. Oh my God. Natapa. Oy, naku na, grabe. Oh, hindi, may hurricane dance ba? Wala. Wala. Pero nasaiko. Tinama ng araw dito, si Kagura, and that would be a Nabura na hero ni Rio. Oh my. Bantayan nyo rin dito, si Kiluwash. Nakakalito yung clash, Kuya. Kuya Shinbu, pitas after pitas, may nadapa, may nahila. Ano pa bang pwede nating makita dito sa larong to? 13-14, dikit na dikit ang gera, Kuya Shinbu. This still anybody's game. Ay, grabe. Still anybody's game, mga kaibigan. Yung hook ni Marcia No Mercy dito, pag hindi tumama, chambe. Oo, dun sa ano. Parang ganun eh. Doon na lang kasi yun eh, nasa harap na nasa lang sila. Nasa harap na lang sila eh. Mm-hmm. And ang nangyayari, Kuya Shin, nauunahan nila yung ARKANGEL sa team fight dahil sa hook, ano, sa hook pana. Yeah, the hooker tea.
The Hook or Tea. And of course, remember, there's the item check here, ladies and gentlemen. Wings of the Apocalypse Queen is now available. Para kay Kiliwa siya daw, the Blade of Despair. That's a 4-star item. And this Battle Path plus the Bloodlust Axe. Actually, mataas yung damage output pala ngayon ni Kiliwa siya dito. But remember, the key player here, Heptasis, and actually full core items unlock for Jeff Cutie Forever. Cutie Forever standing in a 6-0-4. So right now, kung titignan natin ang laban, lamang pa rin ang Archangel, ladies and gentlemen. Pero they need to be very careful dahil ang galing ng Louvre Esports mag-pick off. Limang pick off na nakikuha nila ngayon, parang shit. Trick si Jeff Cutie Forever. Kailan ba humina to, no? Kailan ba improve, no? Kailan ba hindi naging cute yan, Kuya Shin? Oh, man. The consistency. I love the consistency coming in from Jeff. There's the kick down. Oh, on my. To Kiluas. Now, that is not good. But still not enough then for Louvre to actually make a comeback here. But Archangel, they're losing whatever lead that they have into the early game. Part 6 na ng pitas, Kuya Shin Bu. Actually, sa side ng Louvre Esports. Actually, ipapalabas pa nga ulit yun eh. Hindi lang part 6 eh. Part 7, part 8. The end game. The end game, Kuya Shinbu. The Pitas Jutsu from Indonesia. Oh! Umaamba si paring J dito. Hinubakan yung tiyan nga. Pero ayun, nahuli na naman. That's, those are mistakes, man. Grabe. Those are heavy mistakes. Part 7. Oo. Nang Pitas. And Louvre here taking a good momentum for the game. 15-14 dito sa Araneta. At ngayon, umiinit at bumibigat muli ang hangin, mga kaibigan. 16-minute game, Jeff Cutie Forever. They don't want to miss out any or give any opportunity for Louvre to come back. That is the second Lord. Lord 2. And remember, a Lord 2 would actually push doon sa may inhibitor turret. Tumatalon yan. Sa bottom lane, tumatalon yan. Tumatalon yan. Sure, 50% or 40% yan. Tanggal so, ang buhay ng tower mo at magbibigay pa ng extra sustain sa mga minions ninyo. So ngayon, nasusupress ang side ng Archangel Louvre Esports. Ilang pitas yung nakita natin, Kuya Shinbu? Oh. Pito na. Pitong-pito na kasama ni Marcia No Mercy dito. Actually, look at Marcia No Mercy's KDA. Yeah. 2-4-6. Siyam na ata yung nakita natin. Pero pre, you would have to watch out kay Watt. 515. Ooh. 515 and carry. 515? Yeah. Oh, parang ML lang. Ay, oo, pre. Yung favorite song? Ay, oo, yung original song. Oo, original song. Ay, nako. Nako, mga kaibigan, gera na sila dito. O sino man ang map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 
Esports would want to get a wipe out. Last year to make the jump. The Lord is also pushing in. It could be the game. Sinipa! There's the game, Jill, but Rio was able to swap. Ay, masyado silang maasim dito. Tingnan natin. Jay, let's see kung may maila sila dito. Yor, siya napakatangke. Walang nahook dito, ladies and gentlemen. Indonesia! May carry dyan. Ay, naku po! Nakakain kami ng sinigang! They're focusing onto the Nexus. That is it, ladies and gentlemen. And going to the semifinals would be LOUVRE Esports. ARKANGEL going to the lower bracket.